Kain tayo. Speaking of kain tayo, nakatikim ka na ba ng luto ng Diyos? Kuya Bloggero, ano na naman yung tanong mo? No, literally, may mga tao kasing nakatikim na ng luto ng Diyos, di ba? Ang ibig ko sabihin, during the time na nandito pa si Jesus sa Earth, I believe twice yung nagpakain ng maraming tao. No? And today's gospel, isa doon ay yung nagpakain ulit siya ng mga tao, and then after that, yung mga tao kasi natikman nila ang sarap ng luto ng Diyos siguro, no? And gusto nila ulit kumain nun. Kaya sinundan nila kung saan pupunta si Jesus Christ. Eh kaya naman siguro ako, kung nakatikim ako ng pagkain galing kay Lord, tinapay sa kaisda, pero kay Jesus galing, baka siguro yun ay pinakamasarap na ano, na tinapay at isang matitikman ko, no? Galing kay Lord yun, nilong. So, anong ibig sabihin nun? Tayong mga tao kasi, usually meron tayong goal, di ba? Bakit ba tayo nag-iipon? Bakit tayo tatrabaho? For our family, for us to survive, or gusto natin kasi makabili ng bagong phone, ng bagong gadgets, ng bahay, kotse, upang matrikula ng anak natin, and kung ano-ano pa. And there's nothing wrong with that. Walang masama na magtrabaho ka for that purposes. Kasi, unang-una, karapatan mo yun. And secondly, you are responsible to your own living, di ba? However, sabi ni God, you should not look for food that perishes, but for food that have eternal life. Eh, Kuya Bloggero, saan ko ba makititikman yung luto ng Diyos? Kuya Bloggero, saan ko ba mahanap yung food that has, that will give you eternal life? Sabi nila, ang Holy Communion daw will give us eternal life. Kasi diba sabi ng Jesus Christ, do this in memory of me. Siya kasi, si Jesus Christ kasi yung ano eh, nagtayo ng, nagsipasimula ng Holy Eucharist. Pero, let's not talk about Holy Eucharist. Let's talk about luto ng Diyos. It's impossible for us to taste that anymore. Diba? Pero, ang luto ng Diyos, siguro galing sa puso natin. Siguro ang puso, ang luto ng Diyos galing sa kaibuturan ng puso natin. Kung saan matatagpuan yung kabaitan, yung pagmamahal, yung pag-aaruga, yung pakikipagkapwa-tao, yung good values or yung moral values that we have that God has put inside us before we were born. Parang kumbaga sa pagluluto, kompletos rekados na tayo eh. Nilagyan na tayo ng asin, paminta, at kung ano-ano pang mga rekados. Para bago tayo, bago tayo silang sa mundo, masasabi na kumpleto tayo. And if we are like that, then we are the luto ng Diyos. And para tayo maging maturing na masarap na luto ng Diyos, kailangan sarapan din natin yung pakikipagkapwa-tao natin o pakikitungo natin sa bawat isa. Kailangan, when we work, when we aim to earn money, when we aim to have food or to gain something, we should also think of other people. We should think of our family, of course. But we should also think of other people. How are we going to help them? How are we going to give them the luto ng Diyos? Or how are we going to reach them? And ako, si Kuya Bloggero, kilala niyo po ako. Ako po, ang lagi kong gusto is maging blessing sa ibang tao. And kaya ako pumasok sa negosyo, kaya ako nagtatrabaho, because one day gusto ko makaipon para balang araw, kapag nangailangan ako, meron akong madudukot. Or pag meron akong gustong bilhin, meron akong madudukot. At pag may nangailangan tao at naging sa akin ng tulong, meron din akong madudukot. Because I cannot give what I do not have. Therefore, I must earn so that others will earn as well. Medyo something dating, no? Pero literally speaking, gusto kong makatulong sa ibang tao balang araw. And gusto ko hindi lang maliit yung maibigay ko, kundi yung sapat. And that's how we give the luto ng Diyos to other people. That's how we give and we gain eternal life. By being good, by being true Christian, by being the best luto, the best version luto ng Diyos that we are. Yeah. Thank you so much for listening and watching Full Stomach. And I hope na makabalik na si Brother Boss sa full tank. And maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. And please don't forget to hit the like, subscribe, and notification bell for more updates. And
If you have prayer requests, if you have something that you want to share, please don't hesitate to send me private messages to Kuya Bloguero on TikTok, Facebook, and Twitter. Have a good one. God bless you. Wait. The gospel message for today said, do not look for food that perishes, but for food that gives you eternal life. What do we mean by this? Jesus did not say na masama ang magtrabaho para makabili ka ng bagong gadgets, ng phone, ng kotse, ng bahay, at kung ano pang bagay na gusto mo. That's not bad. However, ang bad is, if you work and all of the things that you have, you get it, and selfishly, you don't wanna share it, dun na nagiging masama. Remember, Jesus worked during that day para sa ating lahat. We should also do the same. We work and we share goodness, we share kindness, we share love, we share thy things, we share what we have, because that's being true Christian.